Hello guys, mga ka-Mogger Tech. Ito na lang po tayo ngayon. At today's vlog guys, itong Honda oil, scooter oil ng Honda, gagamitin natin. Fully synthetic. Ang ginamit ko pala ngayon sa makina natin, ito rin guys, fully synthetic. Check lang natin kung nagbago ba yung langis, kung nagbago ba yung level. Kasi naka 2,300 km ako ng takbo, lumagpas tayo sa 2,000 km range nila na dapat palitan na. Ang hirap din kasi maghanap ng oil ng ganito sa mga Honda, halos kakaubusan. Yan. Check natin ngayon ang oil level. Yan, oil level cap, guys. Kailangan natin dito, guys, yung flies. Yan. Gamitin natin ang basahan. Ito dito. Pinahinga ko na yung motor ko, guys, ng 5 to 10 minutes. Yan, medyo malamig na siya. Yan, guys. Diyan yun. Hindi siya ang diyan yung pinaka-reading ng langis. Punasan muna natin siya ng malinis na basahan. Yan. Yan. Lagyan lang natin, wag natin i-screw, guys. Check lang natin yung level ng... Yan guys, lapag lang siya. Huwag nyo siyang i-screw. Yan, lapag lang. Yan guys. Punong-puno guys. Yan o, saktong-sakto lang sa level. Wala siyang sobra, wala siyang kinulang. Yan. Naka 2,300 na tayong tinakbo. Ang last change oil ko kasi is 38,200 something guys eh. Ngayon yung ano natin, tinakbo natin ngayon. Yan. 40,519. Guys, magpas tayo ng 2,000 range nila. Yan guys, di naman nagbawas yung langis natin. Ngayon check na lang natin kung ano yung naging itsura ng langis natin. Sobrang itim na. Wala na siyang lapot. Yan. Yung malabnaw na ba. Alright. Sabay, check natin. Magchichensyo na rin kasi ako. Yan. And guys, check natin ngayon yung langis natin. Kailangan natin ng 12mm na socket wrench guys. Yan. Panag-change ako sa akin. Panag-change oil tayo guys. Huwag nyo kakalimutan yung washer. Baka mawala nyo. Eh mura lang naman to. 10 pesos lang naman to. Sa mga kasa, kada change oil pinapalitan to guys. Yung washer. Guys, baba natin. Tutok mo dyan ha. Guys, napakasobrang itim na. Sasalo. Yan guys, ito yung naging resulta ng langis natin. May team na rin talaga sobra guys. Nagawa niya yung trabaho niya. Yan. Nagawa niya yung trabaho ng langis na protektahan yung makina natin. Nang itim eh. Yan guys. Nawala na yung lapot ng langis guys. Yan. Nagawa ng langis na protektahan yung makina natin dahil yan, nangitim siya. Yan. Pero nawala na yung ano niya guys, yung lapot. Yan, 2,300 guys, kilometer.
nawawala na siya ng lapot. Kaya mas maganda talaga sundin natin yung 2000 km range niyan. All right. Yun lang guys. Maraming salamat. Sa next vlog ko guys, mag-aano tayo ng carbon cleaner guys, yan. Carbon cleaner dahil na 40,000 km na ako. And check ko yung ano ko yung fuel consumption ko kung magbabago, kung tataas pa ba. Kasi yung fuel consumption natin, guys. Yan. 45.8 kilometer guys per liter, yan. 45.8 kilometer per liter. And susunod, kaya gagamit itong carbon cleaner kung magbabaging consumo natin sa gas, kung aangat pa yung per kilometer natin. Alright, yun lang guys. Salamat sa mga sumusuporta kay Motor Tech. Please, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel guys. Marami pa tayong langis na i-review. Top 1, Pertua, RS8 na langis guys. Yan yung mga nagko-comment sa akin, yan yung mga gusto nila ipa-review din. Bibili tayo sa mga trusted seller lang guys. Di ako bibili sa mga tabi-tabi kasi baka mapeke ako. Yan. Alright, pasuggest ako guys sa mga trusted reseller ng mga langis na kailangan tayong i-review, para doon ako bibili talaga mismo, para trusted guys. Yan. Alright, thank you sa lahat. God bless everyone.